Pero sabi ko nga sa inyo, guys, may mga bagong hudyat nang simula sa buhay nyo, no? And itong mga bagong hudyat, ayan, no? Nakikita nyo ba yung araw? Ito yung blessings, no? Blessings ito, mga kapiksi. Ayan, no? Parang nasisinagan kayo ng araw, nasisinagan kayo ng liwanag. Guys, ito yung hudyat ng pagbabago sa buhay mo and magdadala ito ng mga magagandang blessings. So, i-mind-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Mind blessings, mind pagpapala, mind kasaganaan. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly taroscope para ngayong January, para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo mga kapiksi. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. We have trust. Meron tayong forgiveness. And meron din tayong big happy changes. Okay? So, inahin na natin to mga kapiksi. No? Big happy changes. Very positive, guys. Sinasabi ng inyong mga gabay na may mga magagandang pagbabago na maaaring maganap sa inyo ngayong 2024. Mga kapiksi, matutulang kayo magtiwala sa universe, mga kapiksi. Okay? So, you have to trust yourself. Trust the process. Trust the divine. Trust the universe, mga kapiksi. Palagi nyo lang sasabihin sa sarili nyo na everything is always working out in my favor. Okay? I-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Everything is always working out in my favor. Para talagang maramdaman nyo na whatever happens, kahit anuman ang mangyari, pabor at pabor palagi sa inyo yung magiging resulta ng mga kaganapan sa buhay nyo. Okay? And itong mga big happy changes na to, mga kapiksi, i-mind-mind nyo na yan sa comment section, no? Mind magandang pagbabago. Mind big happy changes. Mind happiness. Okay? Para talagang ma-experience nyo siya ngayong January. Guys, pasensya na kayo pagka sumasabit-sabit yung boses natin kasi masyado tayo maraming nire-record ng mga videos kaya yung boses natin sometimes sumasabit na talaga. So pasensya na mga kapiksi. And kailangan din magkaroon ng forgiveness mga kapiksi. Kapag kayo nagkaroon ng forgiveness mga kapiksi, lalong mapapabilis yung pagdating nitong mga big happy changes sa buhay nyo. Why? Kasi anything na negative emotion nagiging nagsisilbing balakid yan, no? Nagsisilbing block yan sa inyong swerte, sa inyong magandang pamumuhay mga kapiksi. So ano ba tong mga negative emotions na to? Galit, anger, hatred, resentment, grudges, no? Even yung mga pagrereklamo, stress, worries, anxieties, lahat yan guys mga negative emotions. And yung mga negative emotions na yon, kapag hindi nyo yan na-release mga kapiksi and inalagaan nyo lang siya sa inyong puso, nagsisilbing balakid yan sa buhay. So that is why minsan may mga tao na feeling nyo malas, ganyan, feeling nyo parang hindi sinuswerte sa buhay, kahit na masipag naman kayo, nagsisikap naman kayo, probably that's because of the blocks that you have in your life. And yung mga blocks na yon ay sanhi nitong mga negative emotions na to. So it's very important that you forgive and you forget as well. Okay? Kasi hindi mo talaga tuluyang na-forgive yung tao hanggang hindi mo kinakalimutan yung nangyari sa inyo. And also guys, kapag hindi nyo kinalimutan yung nangyari sa inyo, parang bangungot yan, no? Na tatakutin kayo palagi, parang bangungot yan na anay yan, no? Na sumisira sa inyong pagkatao, mga kapiksi, kapag palagi nyong iniisip at binabalik-balikan yung mga negative memories na yun. So it's very important guys na kapag nag-forgive kayo kasama yung forget, no? Yung iba kasi na babasa natin sa comment, napatawad ko na siya kapiksi pero hindi ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin. So merong
mali doon sa statements na yun. Pero kayo din yan, guys. Bahala kayo kung ayaw nyo talagang, kung hindi nyo talaga makalimutan, it's up to you. Pero the more na iniisip nyo yun, hindi naman sila yung nagsasuffer, kundi kayo, mga kapiksi. And hindi mo deserve mag-suffer dahil sa mga negative na ginawa nila sa inyo. Sila yung dapat nagsasuffer, hindi kayo, okay? And the more na iniisip nyo yung mga ginawa nila sa inyo, sila walang pake, wala silang konsensya eh. Kaya nga nila kayo sinaktan, kaya nga nila nagawa yung mga bagay na yon, kasi wala silang pake, wala silang mga konsensya, and kayo lang yung nasasaktan, mga kapiksi. Kayo lang yung nagsasuffer. So hindi mo deserve na magsuffer dahil sa mga maling ginawa nila sa inyo, kundi sila yung dapat na nagsasuffer. So wag niyong parusahan yung sarili niyo, okay? Alright, so comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kay Chan sa mga messages na yan. So tingnan natin, Libra, yung mga mensahe sa inyo. Ito yung mga paparating sa inyo ngayong January, mga kapisi. So shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng Libra, guys, habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umundad at masenso ng bonggam-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga Kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, guys, meron tayong Christmas sale until December 31, mga Kapiksi. Magbibigyan ko ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course plus one free pampaswerte subliminal, guys, until December 31. Kaya mag-avail na kayo, mga Kapiksi. Meron din tayong email coaching, guys, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, mga Kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Libra, guys, kayo ay na-present ng King of Swords sa ating spread. Lumabas din dito yung feminine energy ng Earth sign, mga Kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another Earth sign sa buhay nyo. Negative and positive to, pero this is more on positive, mga Kapiksi. Ang nakikita nating negative dito, guys, is for some of you, parang medyo nalungkot kayo. Naging stagnant yung buhay nyo. Pag sinabing stagnant, mga Kapiksi, na-stuck kayo, no? Parang na-stuck kayo, walang progress, walang pag-asenso, walang paggalaw, walang pag-andar, mga Kapiksi. And for some of you, parang hinahanapan nyo ng sagot, no? You've been searching for answers or you've been searching for ways kung paano masusolusyonan yung pagiging stuck nyo sa buhay. And ang maganda nito, guys, dumadating yung mga sagot sa inyo ni Universe. So, especially if you're always praying. Diba, kaya nga tayo nagdadasal, sabi, seek and you shall find, diba? Ask and it shall be given. So, yan, dahil nagtanong kayo, dahil naghanap kayo, mga Kapiksi, ibinibigay sa inyo ni Universe yung mga sagot sa maraming mga dadating na opportunities para sa inyo. Ayan, guys, so literal na talagang you've been asking, no? Nasaan? Where? You've been asking. And then, eto na, parang sinabi ni Universe na, eto na, i-deliver ko na sa'yo. So, eto mga guys, eto guys, mga opportunities yan, okay? Eto yung mga opportunities na pinagkakalob sa'yo ni Universe, tapos magiging hudyat siya ng panibagong simula sa buhay mo, okay? And eto na yung maaaring makasagot
sa problema na pinagdadaanan mo, na na-stuck ka, naging stagnant yung buhay mo. So itong mga opportunities na to, pag in-explore mo, maaaring yan yung maging simula ng bagong hudyat, bagong chapter sa buhay nyo. Syempre guys, pag may mga opportunity, pag-aralan nyo mabuti, hindi yung sunggab lang ng sunggab, no? Sunggaban nyo para pag-aralan nyo. Okay, tapos tsaka kayo mag-desisyon kung maganda, kung wala talagang problema, kung legit and authentic yung mga opportunities, then dun nyo na gawin or dun na kayo sumakay sa mga opportunities na yon. For some of you, may mga unexpected pa nga na dadating talaga, no? Ito yung hindi mong mga inaasahan. Pero parang yung iba sa inyo, nagkakayong kayo ng conflicting thoughts. Ibig sabihin, parang nagtatalo yung isip mo kung gagawin mo ba siya or hindi. So, kung hindi ka sigurado, again, pag-aralan nyo munang mabuti, mga kapiksi. Kung kayo ay may mga current business na sa mga kapiksi natin na meron ng mga present na negosyo, present na trabaho, mga kapiksi. Excuse me. Ang nakikita natin dito is parang lalo pang lalago, lalo pang nag-i-strengthen yung inyong mga negosyo. Maganda yung pundasyon ng negosyo nyo, mga kapiksi. So, ipagpatuloy nyo lang yan, guys. Para maging undisputed yung mga negosyo nyo. For some of you, angel number 999, guys, check nyo yung ibig sabihin nyo. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. So, sa good side pa, mga kapiksi, ito yung blessings, no? Humabol pa talaga, no? Huling-huling baraha. Pero sabi ko nga sa inyo, guys, may mga bagong hudyat nang simula sa buhay nyo, no? And itong mga bagong hudyat, ayan, no? Nakikita nyo ba yung araw? Ito yung blessings, no? Blessings ito, mga kapiksi. Ayan, no? Parang nasisinagan kayo ng araw, nasisinagan kayo ng liwanag. Guys, ito yung hudyat ng pagbabago sa buhay mo and magdadala ito ng mga magagandang blessings. So, mind nyo na yan, guys, sa comment section. Mind blessings, mind pagpapala, mind kasaganaan. And sabayan nyo ng pakikinig ng mga pampaswerte subliminals natin, guys, para talagang ma-experience nyo yung blessings ngayong 2024. Guys, talagang tinutupad ni Universe yung mga pangako niyang kasaganaan, biyaya sa'yo. So, patuloy lang na magsikap, mga kapiksi. For some of you, may magpapasakit ng ulo mo. Medyo stress ka dito. Sa person, ito yung person, guys. Fire element, Aries, Leo, Sagittarius. Medyo matigas ang ulo nito, mga kapiksi. I'm sensing na matandang babae. Parang matandang babae na very controlling, very manipulative, mga kapiksi. Parang, tapos ano, papasakitin niya yung ulo mo. matigas ulo. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaka-resonate kayo dyan. Ito na yung iyong yes or no pick a card reading. So, i-shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle na to, natin to, tawag dito, isipin nyo yung tanong nyo, yung gusto nyong malaman for January. Tapos, pili kayo ng isang card, okay? And, ito yung ating, guys, ha? Habang sinashuffle ko to, remind ko kayo, meron tayong membership program dito sa ating channel. I-click nyo lang yung join button dyan, no? Sa video natin. O kaya dito, yung link ilalagay ko. Kapag member na kayo, guys, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind, mga kapiksi, and law of attraction. So, pakinggan nyo yan, guys. Ay, mag-member kayo dun kung gusto nyo matutong mag-manifest, mga kapiksi. So, eto na, guys. Hinga ng malalim. Tapos, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong nyo for 2024 January. And then, pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, congratulations, Libra, kasi puro yes naman yung lumabas sa'yo. Alright? Happy New Year, Libra. Happy 2024 sa'yo. Ito yung ating 2024 kapalaran, no? Panoorin nyo na, malapit na mag-2024. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.